Sabi nila, negative photographer daw ako kasi parang laging ang output ko is malungkot, yung mga shots, lalo sa street. Kinukuha na ko lang naman siguro yung reality at yung nangyayari talaga dun sa scenario. Nung una, kala ko hobby lang siya. Ayaw talaga rin siya supportahan ng parents ko, especially my mom. Kasi nga, nursing ako and tingin niya lang dito is hobby. Unang-una, hindi lang output lang titignan natin. So, mas maganda tignan rin natin yung character. Makikita mo na rin ngayon. Makikita mo na sa social media kung ano yung mga pinopost niya, kung paano siya makipag-usap sa subjects. Doon pa lang, malalaman mo na rin kagad kung paano siya as a photographer. Hindi kasi porket magaling siya na photographer, eh okay na yung output. So babasihan mo pa rin yung character ng tao, lalo yung part na to ay sobra sensitive. Yun yung unang-unang factor sa akin paghahanap ng subject eh. Kailangan na iintindihan yung ginagawa ko. Kasi usually na mga nakikita mo nag-unod na sa studio gamit ang ilaw. Pero ikaw, bakit yan? Nasa borderline kasi ang nude photography ng exploitation and art. So, kailangan mong i-limit yung sarili mo or lagyan mo ng boundary yung sarili mo. Kailangan maging professional dun sa ginagawa mo. Yun yung medyo nakaka-frustrate kasi lalo dito sa Pilipinas, hindi naman open tayo sa mga ganyang tema. For me, mas magandang kuhanan yung pumapayagla sa collab kasi naiintindihan ng subject yung ginagawa mo. Unlike if model talaga yung kukuhanin mo, nandun sila kasi trabaho yung ginagawa nila. As long as hindi nila naiintindihan yung ginagawa ko, ang hirap nilang kuhanan. At papayo ko lang is, lagyan mo lagi ng puso yung ginagawa mo. Kung gusto mo talaga yan, buong puso mo siyang gawin ng malinis at yung tamang harangarin kung bakit mo siya ginagawa.